Welcome to Dear Papa Joem! Ginawa niya, pero nagtago siya sa likod ko. Kailan daw kayo ikakasal? Ano ba yan? Wag yan! Ayaw marinig! Ayaw, gusto ko surprise. In time, ano yes. Ano ba girl na girl ako? Dali ka dito, pag pinaparod mo ko lang din ang mama mo. Hello mga Okasan! I hope you guys are safe and well! And well, welcome to another episode of Dear Mama Meme! Okay mga Okasan, ito sa Unisa-Unesa at mga Shopet Balur. It's a special Sunday yet again dahil bakit? It's Father's Day. Kaya naman sa lahat ng mga tatay dyan at mga single moms, happy, happy Father's Day sa inyo. Natupad na ang inyong pinapangarap because alam ko na marami nag-iintay dito ng mga supporters at subscribers ng Dear Mama Meme. Mag-subscribe nga pala kayo na mag-guess ang very, very special person na lagi nyo nakikita ang ganito-ganito lang. Ngayon, makakasama ko na siya as my guest dito sa Dear Mama Meme. Let's all welcome Dear Papa Joem! Hello mga Okasan! Gawin mo yon. Huwag ka mahiya! Gawin mo! Hello mga Okasan! I hope you guys are safe and well. Well, well, well. Welcome to Dear Papa Joem! Ginawa niya, pero nagtago siya sa likod ko. Ano kaya yun? Nahiya ako eh. Nakakatawin may... Huwag kayo dyan. Ayan, meron tayong audience. Kasi nga, much awaited itong pag-guest ni Dear Papa Joem dito sa Dear Mama Meme. Ayaw mo na sila, gusto nila mapanood ka. Papa okay. Joem. Mama Meme. Yes. Batiin muna natin sila lahat ng Happy Father's Day. Ayan, sa lahat po ng viewers natin, ng subscribers, at hindi pa nagsasubscribe, mag-subscribe po kayo sa Dear Mama Meme. At ayan, gusto ko po batiin ang lahat ng nanonood ng mga single mom, single dad, mom, dad, tito, tita, onesan, onisan, Chupet Balur. Okay, kamusta sa inyo and happy, yeah. Happy Father's Day. At syempre, Happy Father's Day sa aming mga tatay, si Lolo Will, Happy Father's Day. And of course, si Papa Lolo, ang Papa iyong Lala. Father, Happy Father's Day po. Kay Kuya Jason, yan, Happy Father's Day. Kaya, hindi na tayo matalaw kung lahat. Okay, but before anything else, thank you nga pala sa Bake by Trimmy, sa aming pamerienda, at napaka-refreshing Father's na Day coffee. Treat, eh. Magkape ka pa para kabahan ka. Okay. Papa Joem. Yes, Mama Meme. Nagtanong ako sa social media ng mga questions for you. Yan. At meron tayong mga questions. Oo. Mga talk show. Mga pangarap ko to sa life. Okay. Tingnan natin ang... Ready ka na ba? Sige, game. Oo, ilang years na ako hindi nakikita sa YouTube eh. So oo, sige, ready na. Baka naipon ko naman lang. At... First question from Instagram from Reyes Blay. Kaano po kayo kasaya, Papa Joem, nung dumating si Gido sa inyong buhay? Hindi siya ma... Issue! Hindi siya maipuput into words. Hindi siya kayang explain kung ano yung nararamdaman ko nung dumating si Gido. And... Ayun, kahit na pag-usapan na namin ni Mama Meme yon, ni Mahal, nung mga panahon na magkakababy kami dalawa. Iba pa rin yung, ano eh, nung lumabas na si Gido, nung nakita ko na si Gido. Nung una, akala ko, ano eh, conehead eh, kasi pag ganun yung una, natakot ako doon sa anak ko. Akala ko conehead talaga siya. Sabi ko, wala, ano nangyari sa anak ko, conehead siya. So, hindi ko alam kung maiiyak ako o matatakot ako nung panahon na yon. Hindi yon, kasi nga medyo... Weird ano eh. Weird. Hindi naman weird. Ano, mahirap yung delivery nung time na yun. The whole time naman kasi nanonood kami through video nung time na yun. Pero nung lumabas siya, yun, hindi ko na ma-explain ko yung naramdaman ko nung time na yun. Nung nakita ko siya, nung dinala na sa amin sa room, doon sa hospital. Hindi ko rin ma-explain kung ano.
hindi ko alam kung paano hawakan, hindi ko alam kung paano, kung pwede na ba siyang halikan, yakapin, yung mga gano'n. Pero I'm just, yun, hindi ko lang siya, hindi ko lang ma-explain kung gano'n kasi yung feeling ko ng mga panahon. Aww. Relax. Aww. I'm sure mga gano'n yan. Okay. Ito yung host na to, pang-asar, hindi naman ako tinatanong. Wait, okay. So, parang pa-follow up tong ano na to. So, from Charms and Jewels, from Instagram, how did you know that you were ready to have a child and build a family? Dun dun dun. Hindi ko alam nung una. Kasi akala ko, siguro hindi ko lang talaga natanong si Mem personally nung mga panahon na nagsastart kami. Kung gusto pa namin, or gusto pa niya magkaroon ng baby. Akala ko talagang si Boo na lang, si Eli na lang yung pinaka-last. Na parang hanggang doon na lang. Pero nung nag-usap kami one time sa isang guesting namin, sa isang movie namin. Wala, hindi ko din ma-explain yung feelings ko nung sinabi niya sa akin na kung gusto ko ba daw magka-baby. Gusto ko magka-baby, pero syempre, iniisip ko nung mga panahon na yun yung time na yung age ni Meme, one. Pangalawa is, ayun, nagsisimula pa lang kami ulit after ilang years na hindi kami nagkasama. 10 so, years! Parang 12 nga ata. Wow, nagbibilang po siya. On the round off ko lang eh. Wala, nasagot ni Meme lahat ng mga katanungan ko dun sa sinabi niya lang sa akin na, ano, na kung gusto mo bang magka-baby. And yun, sobrang saya ko noon. Parang sinabi niya, nagtatatalon daw ata ako noon nung nalaman hindi man, ko. Ata, hindi mo alam. Huwag kang ano dyan. Nagtatatalon ako noon nung nalaman ko. Nagkwento pa ata kagad ako sa mga kaibigan. Kaibigan natin ng mga panahon. Cute, diba? Oy, gusto ni Meme ng magka-baby. Ayun. Ganon talaga ganun. Yung pagkakatags mo. Para naninindak mo eh, no? Yeah, pero sobrang saya nung, ano, nung time na yun. Pero kasi hindi namin pinlan na magka-family eh. Kasi family na tayo. Family na tayo eh. Parang buo na yung family namin. Pero to add one very kulit little boy ngayon. Hindi namin napag-usapan. Basta sabi namin, sige, gusto namin magka-baby. Gusto ko magka-baby, gusto namin magka-baby. Pag nung dumating na, yun na. Hindi ko alam kung paano siya sasabihin, pero lahat ata nagkaroon ng family planning. Pag dumating na yung baby sa harapan mo, lahat yun, hindi naman mabubuwag, pero lahat yun parang mawawala sa utak mo. May iba siya. Kasi ang dami naming napag-usapan before pa ni Gido, na ganito. Ayan. Puro laruan na yung buong bahay namin. Hindi naman namin na ano. Totoo yan. At saka kasi, I guess, hindi rin nila alam no, na naalagaan mo si Eli no, nung tayo pa. Oo. No, so parang 2 years old ata si Boo. Oo, mga 2. Nalagaan so, si naalagaan na niya. From M. Reyes, Instagram, how do you handle po lock-in tapings and taking care of your fam? Alam niyo nung umpisa syempre nahirapan. Hindi, mahirap siya mahirap nung start. Talaga. Nung buntis pa si Meme, yung kwento ko, peak pa ng lock-in? Peak pa ng pandemic. Pandemic era. Hindi, ano pa yung peak pa yung pandemic. Tapos, may work na pumapasok pero madalang siya. So, andun yung takot, andun yung kaba kung itutuloy mo ba yung work. Pero at the same time, iniisip na lang din namin na kailangan namin ng money during those times kasi hindi ko po pwedeng mag-burn ng pera eh. Kasi ang daming dadating yung anak, ang dami naming pinlan. Mahirap siya lalo na kung noong time na yon hindi ka talaga po pwedeng lumabas ng 1 month, 2 to 3 weeks, no? 2 weeks to 3 weeks. Yeah. Hindi ka talaga po pwedeng lumabas kasi totally wala siya na contact physically sa family mo. Puro ano lang, via buti nga, call. Merong video calls, di ba? Oo, may ganun siya. Tapos, ayun, hindi naman sana sanay na kami, pero kailangan lang namin talagang gawin yung siguro yung responsibility for the family, yung responsibility namin as parents for our yeah, little boy. Yeah. Yeah, si Meme kasi nag-lock-in na din siya for 3 days. Pero mahaba na 'yon kasi oh, kasi nag-breastfeed ako. Parang trinay ko lang. So, kinausap ko nga si Papa Joem na hindi ko pa kaya. Una nag-breastfeed ako and hindi ko pa kaya. Sir, thanks. So, kayo 'yung pinakamahirap na first time kong iiwan sa akin si Gido na ako lang. So, hindi pa siya marunong mag-dede sa bote. Nagpapadala pa si Meme ng milk from nabusan ako ng gatas kasi matakot si Gidong mag-gatas eh. Saka at the same time
hindi po pwede ang breast milk ng sobrang tagal sa labas. Yeah. So may mga ganun pang mga factors. So medyo, syempre first time papa, first time dad, yes, first time dad, hindi ko alam kung paano yung oras nung sa milk. Yun, medyo mahirap siya for me yung pag-handle nung mga panahon na yun. Kaya lagi akong tumatawag. Nagkaroon pa ng mastitis. Nagkaroon pa ng mastitis nung time na yun. Kasi nga, mali yung pump na nadala mo sa taping. Hindi naman, ano lang, mali yung schedule lang. Kasi di ba, 12 hours lang yung work time. And nagmamadali yun, di ba? Mm. So, may mga namimiss akong pumping times. Yeah. Ah, kasi nga, lagi ka nasa set, lagi ka nasa scene. Yeah. So, kailangan ako. Alam mo naman, pag MMK, isang sequence ng pahinga ko. Masaya lang ako na lagi ko nakakausap si Mama Meme, si Mahal ng mga panahon na yun. At least meron akong, ano ba, mental support. Nakakaano pala siya sa utak, ha? Yung siya. Ako din. Siyempre, nahihirapan kami pag wala si Papa Joem dahil... Kasi it's more of yung physical, yung mga pagbubuhat, yung pag ibababa sa dito. Banding ninyo. Oo, yung pag manonood. Yung karilyebo. Tama ba? Karilyebo. Oo, karilyebo. Kailangan. Kasi mababaliw ka talaga. Ako, mababaliw talaga ako pag wala si Joem. Nahihirapan talaga ako. Next question from Karen De Rosa from Instagram. Ano po yung best activities niyo ni Baby Gido na happy siya na kayo lang dalawa? Pag pinapalitan ko siya ng diaper, pag may pupo. Siya kasi yung ano, in charge talaga dyan eh. Yung ano namin, yung basketball, pag naglalaro kami ng ball dito sa labas. Kapag, then yung sa car, yung broom-broom. Mm-hmm. Yan, lagi ko siya nilalagay sa loob. Lagi ko siyang sinasakay sa sasakyan at nagsustart. Sinastart namin sa sasakyan, tapos naglalaro kami nung sa steering wheel. Yan. Tapos tinuturuan namin siya unti-unti about yung sa cars, yung sa wiper, kung saan man. Yun, yung mga bonding... Para 2 years old pa lang siya, nagda-drive na siya. Ganun kaaga. Hindi, yun, yung mga bonding namin. Pag naliligo kayo, kasi ngayon magkasabay na kayo talaga eh. Ay, oo. Pag yun. Favorite ko rin yun na naliligo, ginagawa nyo. Tinatry ko yung mga iba-ibang method kung paano siya hindi matatakot sa tubig. Kasi iba, nga, iba na eh. Nagka-slip disc ako, so medyo... Bawal muna akong... Ayaw mo ko, mag-bend. Miss ko na nga rin siyang paliguan, sa totoo lang. Yes. Ito naman from TikTok. Para TikTok? Kay Papa... Oo, para kay... Magti-TikTok tayo mamaya. Hindi, joke. Yung mukha. Paka-freeze dot. Hindi tayo magti-TikTok. Para kay Papa Joem, anong nagbago sa'yo mula nung naging ama ka na? At ano ang mga naman ang ugali sa'yo ni Gido? Napakadaming nagbago sa akin. Sobrang dami. Dumalo ako sa mga kaibigan ko. Ang dami nga namin na pag-usapan na ang dami nagbago sa, ano ba, sa perspektibo mo sa buhay, yung mga priorities mo, responsibilities mo. Ano mga naman ang ugali sa'yo ni Baby Gito? Namano niya yung kakulitan eh. Yung kakulitan? Yung hyper. Akin yun, man. Sa'yo ba yun? Huwag kang nakakigaya ng mga nana. Sa'yo ba yun? Akin yun. Sa'yo yung pagsusungit, yung totoo. Oh, yun. Isa yun. Masungit yun sigito kapag ano eh. May tingin siyang masungit lang sa mga na, tao. Na kamukha niya yung tatay niya. Actually, kamukha talaga yung tatay. No? Ay, ayaw na niya. Nagigigil. Oo, yun. Kamukha mo. Okay. Naging taong bahay na lang ata ako ngayon. Saka naging tatay ka na talaga. Tatay na tatay ka. Happy Father's Day! Happy Father's Day. Masarap. Mahirap na masarap yung pagiging tatay. Siguro sa mga first time dads. Yun lang yung expect mo lang na akala mo. Kasi yun nga, nakaset na yung mind mo na, ah, baka ganito, kaya kong gawin to. Kaya kong baliin yung kung ano yung plan ko para sa baby. Walang screen time, walang ganito. Pero hindi eh. Habang tumatagal, nag-iiba yung kung ano yung naset mo sa utak mo. Mag-iiba siya. Mag-a-adjust ka depende dun sa gusto ng baby mo. Or depende dun sa mood niya. Depende dun sa... Hindi mo po pwede ipilit kasi hindi pa naman siya yung totally parang batang-batanda na kaya mo nang pagsabihan. Yeah. Hindi eh. Oh, so, journey curious, talaga siya. Journey siya. Kahit ako na may anak na, hindi ko talaga alam din. Mm-hmm. Diba? Hindi ko ever pinaparamdam na sa kanilang lahat na... Oh, alam ko yan kasi...
ginawa ko yung kay Eloy. No, it's different because Gido is different, di ba? Yes, it's a different. Okay ba sila? Oo, different yung ugali nila, different. Different lahat, different na rin, different. Different na rin yung panahon. Different na yung pananalita niya habang tumatagal. Okay. Pero ano, siguro advice lang dun sa mga first time dads, i-savor niyo yung kahit na sobrang hirap saka makulit yung bata hanggang 3, 4, mga ganon. Ayun nga, pag tinititigan ko sila, pag lumalaki na, yun nga, nung una, binibaby mo lang, titig na titig ka. Ngayon, ang likot-likot na niya, i-savor nyo lang yung moment yun kasi pag nawala na yun, hindi nyo na mababalikan yung ano. Yeah. Hindi ko to interview ha, pero gusto ko lang mag-share dun sa insight na yun. Kaya siguro, hiningi ko rin kay Papa Joem, kailangan nagpapasalamat din ako sa'yo kasi alam kong mahirap yung hiningi ko sa'yo na pwede bang wag muna akong mag-work. Kasi I guess dahil alam ko na rin na last na natin to, di ba? Tama ba? Yes. Last na namin to. So parang hindi ko na to ever mababalikan or may experience ulit. So parang kami ang pareho, sarap, ah, sarap, sarap, sarap namnamin, di ba? Okay, for our last question, what are your discoveries about Mama Meme after having baby Gido? Ano mga discover mo sa akin, ha? Tigas ulo niya. Alam mo na yung dati pa eh. Wala. Kung sino naman siya nung... Wala na bago sa akin. Hindi wala ako growing. Wala naman. Discover na ilang beses siya nandiyo sa akin this year. It's part of the journey eh. Kailangan mong i-savor yung mga moment na yun. My God, wala pa tayo. Kalahating taon na. Puro sakit. Wala na akong nutrients. Nakuha na lahat ni Gido. Loving mom si Mama Meme. Sobra. Saka ano siya, yung hands-on sa lahat ng bagay. When it comes to Gido... How about loving partner? Part na yun, kasama na yun. Hands-on ka sa lahat eh. Ano pa ba na-discover? Diyos ko, totoo ba? Wala ka na-discover? Ganun pa rin. Hindi, mas kalmado ka na ngayon. Ayun, mas kalmado na siya. Kasi dati parang lahat gusto niyang gawin na wala naman siyang natatapos at kahit isa. Or meron isa out of 10, mga 0.5. That's what you call bipolar disorder. Iyon, mga 0.5 matatapos niya. Grabe. Pero ngayon, ano na siya, nakikinig na siya to, hindi naman to, ano, to suggestions, yan. Yung mga, tayo naman ata, yung mga bata, madami tayong gustong patunayan na gusto natin, ito kagad yung level na to eh. I think lahat naman mga bata, ganun. Yung nga tayong mga bata, lahat, ganun. Siguro yun, yun din, isa din na-discover namin bilang isang, bilang magulang na kami, or magulang na ako ngayon. Yun, mas nagiging simple na lang lahat ng bagay. Yung mga small things, sinisavor na namin yung mga moments na magkakasama kami. Hindi na yung, dati kasi kailangan mo pang, punta tayo dito sa isang mamahaling parang playground or mamahaling hotel or restaurant para lang masabi mo na, uy, may fulfillment ako na nagawa na napakain ko kayo sa ganito, sa ganyan. Which is, parang kung titignan mo sa yun nga, sa ibang perspektibo naman, masaya lang na magkakasama nga naman talaga sa loob lang ng bahay. Magkaroon ka lang ng dog ngayon, nakasama mo ngayon, di ba? Mapapasaya kayo ng mga small things. Yun yung mga natutunan at siguro yung napansin ko na lang din kay Meme. Ngayon na sa sobrang daming achievements sa buhay, sa sobrang daming nagawa niya na for herself and her family and for everyone na tinutulungan niya. Naging mas simple pa rin siya ngayon. Siyempre, dahil sa situation natin, mas family-oriented na yung tingin mo sa buhay. And also because, tama lang eh, nasa entail na tayo, lalo na ako, sa entail na tayo ng mga 30s. And I think pagdating naman doon, dapat naman siguro kumakalma ka na. Kahit parang kumakalma ka na dyan. Kalma. Nakakainis kasi yung langaw eh. Yung kumakalma. Pero promise namin sa isa't isa, hindi kami titigil sa journey namin. Kunyari, gusto namin pumunta sa ibang bansa to learn new things from different cultures. Not just for us, syempre para sa mga babies namin, sa mga kasama namin sa family. Kasi it doesn't make you a better person, pero it makes you a wiser person. Mm-hmm. Pwede kasi kami mag-travel eh. Mm-hmm. And, aside from pumuporma kami lagi. I know, right? Grabe, nag-spooting kami today. Kita niyo ba ako? Naka-silk ako, nasa ba? Tsaka nagpakita ako ng kuko kasi bagong gawain ko kuko. Oh, di ba? Hindi ako nagsasandals masyado, pero you know. So yun, thank you so much, Papa, for being... Ah, aligin na dito! Aligin na dito! Ayun na siya! Ang tunay na superstar! Hi! Oh, bread, oh. You want bread? Ay, aligin dito! You want bread? You want bread, yung mag-ano, yung tagong...
part. Ikaw din, you want bread? By the way, no, it's coffee. By the way, may question yata si Kay for you. Last question ba to, Kay? Di ba natutulog ka? Ginising ako ni Ate for this mode. Natulungan mo ko. Ready ka na ba sa question? Sige. So, kailan daw kayo ikaakasal? Oh my God! Ano ba yan? Wag yan! Hindi, pag yung sa kasal. Ayoko marinig. Ayoko, gusto ko surprise. In time, yes. Surprise pa rin naman talaga siya. Surprise. Gusto mo yung girl na girl ako. Dali ka rito, ba't pinaparod mo ko lang din ng mama mo? Tama na, ayoko na. Pag ano na, okay na lahat. Tsaka hindi mo naman yun, isa din yun eh. Pag pinlano mo, hindi naman din nangyayari. Oh, naman. Minsan nangyayari na lang. Oo oh, naman. Diba, baby boy? But of course. Bilang mo ko sing-sing. Dali. Of course. No. Of course, magulo na, no? Kasi nandito na si Gido. I would really like to thank Papa Joem for being the best dad ever. Makinig, huwag ka nga istorbo. Ito sa'yo. Being the best. Yung nyam-nyam-nyam mo, nandun yung strawberry mo. Saan na? Ayun, no, sa may ref. Ayun, no, sa small fridge. Tita, kay kunin mo nga para may nyam-nyam-nyam lang siya strawberry. Anak, bakit parang biglang lumiit sa yung jumper mo? Wait lang, dyan ka muna sa papa mo. Come here! Pupuha. Little boy, come here! So, mabalik ako dun sa aking sinasabi. Nagpapasalamat ako kay Papa Joem kasi he's really the best dad ever. Aww. Hindi lang kay Gido, but kay Eli. And thank you, Papa, for all of your sacrifices sa amin and yung pagmamahal mo sa amin. And hindi lang sa amin, kundi sa aking buong pamilya. Thank you for everything. Oh my God, may pera kayong ibibigay sa akin. Lahe, no? Oh my God. Nag-ipon kami. Ayos. Happy Father's Day. Sige, mag-guest ulit ako next week. Mag-guest daw siya ulit next week. Yan yung talent fee. Thank you. Yan, halika na dito na. Amun, nandiyan na yung Moon. Ito po ang kanyang napanalunan. Happy Father's Day, Papa. Thank you, guys. Naka-proud race ka pa. Happy Father's Day, Daddy Joel. Dito tayo banda, thank you, Doc, para bro. Gitna. Paano ba? Gusto ko magpasalamat sa lahat. Alam niyo naman, after 19 kopong-kopong, hindi na ako nagpakita sa social media, sa YouTube, at kahit saan. I'm just happy na alami ko ng kalokohan sa buhay. Siguro being a dad, binago talaga ako ni Gido, ni Meme, ng lahat ng bagay. And I'm just happy na may bagong journey, may bagong matututunan. You just have to have, yung parang open yung mind mo na hindi mo siya ipipilit yung mga nakasanayan mo nung mga dati. Kasi kung ako pa rin yung Joem before, baka siguro inaaway na ako ni Kay. Or inaano ako ng mga kung sino man mga tao. Pero I'm just happy na, ayun, naging daddy na din ako. Mayroon din ako message. Being a dad, thank you so much for taking care of me, Mom, and thank you for letting Gido into our lives. And thank you for taking care of the whole household. Yeah, absolutely. And thank you for, thank you for being here. Ba't pa ako sa pag-uwi? Kasi nag-workout siya ng mabalitan. Oh, kiss mo na si Papa. Happy Father's Day. Nagpakis eh. Una-una, thank you kay Papa Joem na finally nakasama natin dito sa Dear Mama Meme as a guest. Diba? And also sa lahat ng mga nanood today, maraming salamat. And of course, again, binabati ko ang aking tatay na si Kuya Will. Happy Father's Day po. Nang Happy Father's Day and also sa Papa Dini Joem, Papa Lolo, sa lahat ng mga papa. Maraming salamat din kay Eli, kay Kay na talagang tumulong dito sa shoot na to. Kakamustar ko lang guys, ha? Kinasipan niya ako. Okay, sa mga hindi pa nagsusubscribe, no? Papa Joem, ikaw nga magsabi nun. Halingan ko. Subscribe na kayo. Hindi. Please subscribe to this vlog and turn on that bell updated kayo sa episodes natin. And of course, please follow me also on my other social media accounts, Planet Umeboshi at Dear Mama Meme at The Curious 2. And on TikTok, Meryl Soriano underscore. Mag-TikTok ka na kasi! Mag-TikTok ka? Hindi. Okay. So then everyone, please follow my Twitch. It is YKZello on Twitch. Please, it's in my bio sa TikTok.
And my TikTok is Galo at Zero. Yes, thank you. And thank you sa Big Bite Remy for giving us our merienda. Doc Brew, meron ka ba gusto i-promote? Wow! Gusto ko i-promote ang pag-i-i. Maganda ako! I'm so proud of you. Okay, mga Okasa, Otousa, Unisa, Unesa at mga Shupit Balur. Gusto ko si Kuya Joem yung gumawa, no? Hindi ko kaya, I'm busy. Hindi, alam mo yun. Mga Okasa, Otousa, Unesa, Unicha. Onigiri. Onigiri. Mga Okasa, ang hirap nito. Yan ang iti-tiktok mo mamaya bilang. Mga Okasan, Otousan, Onisan, Onesan. At mga Shupet Balur. Magkita kita tayo. Ano yung mga Okasan? Oo, hanggang sa magkita kita tayo muli. Next week, dito lang sa... Okay. Mga Okasan, Otousan, Onisan, Onesan at mga Shupet Balur, magkita kita ulit tayo dito sa... Dear Mama Meme! Dear Papa Joem! Nakakatawa yung ni Cake. Ang tagal ni Eli! Isama niyo to sa editing ha. Matagal si Eli. Oh, ito yung outro. Parang tagal. Dun. Dear? Pasahin natin to, little boy. Yeah, again, yung outro nila. Si Mikash. Ang laki.